Hey guys, welcome back to my channel, Lancer. And now, i-update ko lang kayo kung ano na yung nangyari sa paggamit ko ng Lux Wipe after 1 month. So, yung previous review na ginawa ko, yung first impression ko is 3 weeks ago, ayun yung first week ng paggamit ko ng Lux Wipe. And then, sinabi ko doon sa inyo kung ano yung mga changes na nangyayari sa akin. So, isa na doon is yung pagkakaroon ng pimples. Anyways, bago tayo pumunta sa details, ipapakita ko lang sa inyo, ito ulit yun. So, ito yung Lux Wipe. Ito yung gamit ko, yung Lux Wipe Enhanced Glutathione. So, meron siyang 60 capsules. Ang paraan ng paggamit ko nito is 2 capsules per day. Yan. Actually, per night. Kasi bago ako matulog, doon ko siya iniinom. And then, sinasabayan ko rin siya ng vitamin C, which is ito yung normal na vitamin C lang naman to, pero 1,000 milligrams siya. Kasi before, wala pa, hindi pa available yung Lux Protect, which is now available na. Ito yun. So, ito yung parang counterpart niya. Ito yung vitamin C ng Fronto or nung Lux brand. Shout out nga pala kay Dani Ann Bailey. So, yan po siya. Siya actually nag-recommend sa akin or nagsabi sa akin na medyo mali yung ginagawa kong pag-inom ng glutathione. Kasi ang ginagawa ko nga, 2 capsules per day or 2 capsules na yun, sinasabay kong iniinom kasama ng vitamin C. Ang sabi niya kasi, dapat daw 1 capsule lang pag iinom ka. Kasi yung excess doon na capsule, which is yung another one, is parang iniihi lang siya. So imagine na parang nasasayang lang yung isang capsules. Kaya after kong ma-receive to, which is 3 days ago, ang ginawa ko is umiinom ako ng isang capsule sa alas 8 ng gabi, pagkatapos yung isa naman kasama ng vitamin C bago matulog. Yun, so again, thank you Dani and Peggy. Yun nga, 4 weeks akong gumagamit nito, and then ikwento ko lang kung ano yung nangyari sa loob ng 4 weeks na yun. So, nung unang kong review, yung first week, hanggang third week actually, nagkaroon pa ako ng mga pimples. So, lumabas pa yun yung mga pimples ko. And, ayun, nag-continue pa yun. After 3 weeks, doon na nag-stop yung pag-sulpot ng pimples. Meron pa naman akong konti-konti. Ayan, pakita ko lang. Hindi naman siya pimples na. Ano na siya? Tuyo na siya. Ayan. Actually, marami yan. Dito. Yan. Marami yan. Hindi kasi ako masyadong nagkakaroon ng pimples. So, recently lang, ito, nagkaroon ako maraming pimples. And sobrang hindi siya comfortable. Pero, ayun nga, dahil nga naman part daw siya ng cleansing. Dahil dun sa glutathione, nililinis niya yung system mo. Kaya pinabayaan ko na lang siya. Hindi ko na lang siya ginagalo kasi alam ko naman na hindi dapat galawin yung pimples. Kapag nandiyan, hayaan niyo lang siyang mawala. So, marami siyempre magtatanong pa, isa na siguro to sa pinakatanong ng lahat is kung pumuti ba po. Or yun din siguro yung tatanungin nyo sa sarili nyo kung gagamit kayo, kung pumuti ba kayo. Well, for me naman, since katatapos lang ng parang cleansing sa katawan ko, hindi pa naman ganun ka-noticeable. So, say for example, meron tayong chart dyan na 1 to 10. So, siguro dati ang skin tone ko is around 4. Ngayon, 4.5. So, hindi pa siya ganun kalaki yung changes. Hindi man noticeable yung pagiging white kaagad-agad, pero may isang noticeable for me. Ayan. So, kasi ganito yun, may nakapansin kasi sa akin na glowing daw ako. Yes, guys, glowing. So, paano ba nagiging glow? Kasi ang pagkakaalam ko is, say for example, na nagsasabungan ng mga pampaputi, likasil ka, of course, puputi yung nasa top layer ng skin mo kasi yun yung una niyang pupuntahan. Well, as kung dito naman sa glutathione or any glutathione or pampaputi na ini-inject or kaya orally intake, yung iniinom nyo is yung pagputi niyan is from within, sa loob ng gagaling. So, parang mas may glow effect siya compared dun sa parang maputik ka lang. So, yun yung mga ganda dun sa nangyayari kapag gumagamit ka ng glutathione, which is nangyayari sa akin kasi nga, ayun, may glow daw ako. May nakapansin lang naman. And then, sobrang tuwa ako kasi hindi man ako kagad pumuti, may glow effect naman siya ng ginagawa sa skin ko, which is, for me, the best. Hindi naman siya instant. Yung mga ganito kasing orally intake, hindi naman siya instant na puputi ka. It takes time. For me, syempre, nag-start pa lang naman ako, so yan, wala pa siya masyadong effect na makikita. Meron, konting pagputi at yung glow nga. Pero yung
dramatically makikita mo na maputing-maputi ka, siguro it will take time. So, bibigyan ko ng 3 months to 6 months bago ko siya talagang makita na pumuti ako. May ibang tao kasi ngayon, pag nag-take ngayon, maybe after 2 weeks, 3 weeks, ayun na, mapapansin na yung pagputi nila. And yung iba naman, talagang it takes time para pumuti. Iba-iba tayo ng skin type, iba-iba rin tayo ng body type. So, sa akin kasi, siguro medyo matagal yung process ng paglilinis ng aking liver kasi nga yung target ng glutathione is yung liver. So kung malinis na yung liver nyo, so wala na siyang masyadong effort na gagawin, which is papuputin na lang kayo ng glutathione. Okay, tip lang guys. So alam nyo naman ngayon, nandito tayo sa Middle East or kahit nasa Pilipinas kayo, kapag gumagamit ng Lux White or any pampaputi, mas maganda na protektahan natin yung sarili natin from the sun. So yun, tama, dapat po tayong mag-sunblock sunscreen or magpayong anything na magpa-block sa sun. Kasi nga, ang mahal-mahal ng pagpaputi na to. Lalo na itong Lux White, hindi naman siya mumurahing product lang na sobrang, alam mo yun, almost 3,000 pesos. Pagkatapos, magpapa-araw ka lang, hindi na sayang na yung 3,000 pesos nyo. So much better na kung lalabas kayo, yan, mag-invest na rin kayo sa sunscreen or sunblock. Kung gusto nyo magkaroon ng more detailed information about sa sunscreen or sa sunblock, comment down below. Pwede natin pag-usapan sa next vlog. Medyo mahaba bang usapan yun, kaya since di naman yung topic dito, hindi muna natin tatalakayan. So yun lang masasabi ko, dapat protektahan yung sarili nyo sa sun gamit yung mga sunblock or sunscreen, or much better magpayang pa rin kayo kapag lalabas, lalo na kung sobrang tirik yung araw. And also, hydrate. So, kailangan lagi kayong uminom ng tubig. Makakatulong kasi yan para mag-moisturize yung skin natin. So, since nagpapuputi na tayo, why not hydrate? Or, lalo pa nating bigyan ng glow yung skin natin. So, that's it guys. So, next vlog ko siguro, or next update siguro after 1 month ulit. Or, kung meron mang updates ako na nakikita, siguro isisingit ko na lang sa mga normal vlogs. And yeah, that's it. So, kung may question man kayo, please comment down below. Pag-usapan natin yan for sure kasi hindi ko na talakay lahat. Again, thank you for watching. See you again on my next one. Bye guys!